Hey guys, welcome back ulit sa ating channel. So for today's video, papakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-decorate ng garland para sa window. So sa taas, papakita ko sa inyo kung saan yung allocation natin. Interesado kang malaman kung paano naman ako nagde-decor dito. Just keep on watching, at kung bago ka dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated pag naglalabas tayong bagong video. Papakita ko sa inyo yung mga ornaments na gagamitin natin. So, ang makikita nyo ngayon, Christmas tree with combination of white and red. Yung mga gagamitin natin ngayon, every year sila na yung nag-dismantle. So, ayan, very organized yan. Ito yung ating gagamitin na balls para sa Christmas tree. Meron ding mga berries, poinsettia na white. Tapos may mga berries katulad yan, may spray with beads. Tapos ito yung ating mga picks na gagamitin din sa Christmas tree. Ayan, very cute apple yan na kulay white. And meron tayong leaves katulad nito with glitters na silver. Ito yung para sa mga arrangement for table. Ito yung ating i-retouch for center table. Yan, na-decor ko na yan last year. So, retouch na lang din natin yan. Ito yung mga garland na gagamitin. As you can see guys, parang bago pa rin. Kasi maganda yung pagkakadismantle nila ma'am. So, organized na organized. Tapos hindi na alikabukan sa lagayan. And hindi siya talaga pinapasukan ng mga apis or kung ano man. So, ito yung leaves na gagamitin natin sa garland. Ito yung assorted na klase ng ating mga poinsettia para sa Christmas tree at sa garland. Ito yung ating gagamitin sa garland, yung kulay gold. Yan, papakita ko sa inyo, retouch natin yan guys para mas presentable pag nalagay na natin. Ito yung gagamitin natin guys para sa garland at sa Christmas tree. Ito yung tela na may wire dito sa dalawang tabi, itong kulay gold. Yan, wire yan. Ito yung ano, may pagkasitro na ribbon, mayroon ding wire dito sa tabihan. Tapos ito yung mga Christmas light. Yan, testing muna natin ito mamaya bago natin ikabit sa Christmas tree at saka sa garland. Guys, magandang quality nito guys, kahit nagaganyan na siya. Ayan, dahil medyo ano na yan, matagal na rin, 6 years ago na yan. Okay pa rin, magagamit pa rin natin yan. Then gagamit tayo din sa Christmas tree ng ganitong klase ng ribbon. Ito yung sinamay ribbon. Yan, meron ding wire dito sa panabi. And tingnan nyo guys, oh, ilang taon na rin ito. Parang bago pa rin. And yun lang yung mga gagamitin natin guys. Ito yung ating 7 feet na Christmas tree. Medyo bulky ito. Tapos sa deer snow tree ang ating gagamitin. So papakita ko sa inyo kasi may touch of white yan na ba parang mga snow. So makikita nyo mamaya. Yan guys, papakita ko sa inyo kung saan yung allocation ng mga lalagyan natin ng garland. So yan, dito sa bintana na to. Tapos dito sa door. At saka doon sa may bintana, dito sa kabilang side, dito sa may grotto. So yan yung mga nilalagyan natin every year. At least doon sa may door sa taas, so hindi na natin lalagyan yun. Pwede yung nakalagay doon last year, dito na natin lalagay sa stairs. So guys, nandito na ako sa second floor. Kakabit ko na tong ating garland. So pagkakabit ng garland guys, depende sa inyo. Self-preference naman yan. Kung saan kayo mas komportable. Pero ako kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko muna yung mga garland kung saan ko dapat ilagay. Pero sa inyo, kung gusto nyo, latag nyo siya sa floor. Tapos mag-design muna kayo, pwede nyo unahin yung lights, pwede nyo nang lagyan ng mga ornaments bago nyo i-mount sa allocation nyo kung saan kayo magde-decor. Pero ako kasi, nasanay na ako na ang inuuna ko ay yung garland, tapos Christmas light or ornaments bago Christmas light. So yun, depende sa inyo guys. Ito na, may dala na akong ornaments dito para hindi na ako bababa kasi ito na yung mga possible na mailagay natin dito. So meron tayong garland, poinsettia, mga balls at Christmas lights. So mag-start na tayo guys. Papakita ko sa inyo, nagpakabit kami last year ng mga gantong hook. Ayan, mas maganda, mas matibay at hindi masyadong visible. Unlike kapag concrete nail masyadong mataba. Possible kitang kita at hindi siya ganun katibay kapag nilagyan ng ganto. Ito kasi nakasasaluhin niya yung ano, yung garland. And then tatali natin yung mga branches dito.
guys, tapos na ako mag-decor dito sa Garland. So, yun, sabi ko nga sa inyo guys, depende sa inyo kung saan kayo mas comfortable. So, huli kong nilagay yung Christmas light. Kasi isa lang yung, isang haba lang yung Christmas light na ilalagay natin dito. So, ang problema, kapag inuna natin yun, may mga bulb na natatakloban, lalong-lalo na kapag ganitong malalaki yung mga petals ng ano, ng poinsettia. So kapag ang ganyan, talagang ano, na maximize natin yung mga Christmas light kasi naiwasan natin yung natataklubang bulb. Ganyan, ganyan. So hindi ko na siya sinaksak guys, pero okay na yan. So nandun pa kasi yun, kailangan gumamit ng extension. Ito yung pansaksak. Nandito din yung ano, yung controller, kasi dito yung saksakan na medyo malapit pagbubahay na nila.
So ito na yung finished product, guys. Spiral na lang yung pattern na ginawa ko. Ayan, as you can see, medyo paikot. Ito yung natapos natin para sa window at saka this ating door. Tapos ito isang, ito yung isa dito, medyo maliit lang na window din yan. Hindi pa lang buhay yung Christmas light. Tapos dun sa taas, dun sa window, meron na din tayong natapos dun. Tapos ito yung sa stairs ni ma'am. Nagpo-call na lang ako dito sa may baluster, dito sa may hawakan. Ito yung kitang-kita dito kapag nasa salas at pagpasok sa pintuan nila, ma'am. So, yan. So, yun guys, dito ko na yung video na to. At kung sa tingin nyo ay nakatulong at may natutunan kayo dito sa video na to, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at hit the notification bell para lagi kayong updated pag naglalabas tayo ng bagong videos. Once again, this is Nate ng Raketero at maraming salamat po. Ingat, bye-bye, God bless. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.